Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Trev. Mangyayari ngayon, gagawa kayo ng video para ituro sa inyo ang kaunting kalaman. Hello guys! Sa video po na tayo, ituro ko lang po yung pagkuha ng voltage na 110 to 20 for 40, 24 volts and 12 volts. Kasi po sa marami nagtatanong sa mga viewers namin, followers, sa masterboard namin, nilakita silang 110 for 40 volts and 24 and 12 volts. So, natatanong sila kung paano namin nakuha yun. So, ituturo namin siya ngayon. Yan. Yeah. Wait lang. So, mga pala, salamat nga pala kay sa The Master, D.L. Coffee. Yan. Baka naman. So, ayun guys. Bali, miniringan na po namin siya. Kasi masyado pong matagal kapag inisa-isa po natin. So, explain ko na lang po siya paano po siya nabuo. So, ayun guys. Bali dito, na yung mga outlets po, nilagyan na po namin ng tagging to 20, 110, for 40. And dito po sa kabila ay 24 volts. Ito pa ay DC. And 12 volts DC. So, ito yung 110 for 40 to 20 natin. Easy po yan. Ibig sabihin po alternating current and DC direct current. Ayan. So, bali dito guys, meron siyang color coding. Red and yellow. So, yung pala ito po yung line 1. Yung yellow, ito naman yung line 2. So, parang hindi tayo malito. Lalo po na may DC po siya. So, bali dito, may dalawang potential transformer. Tama. Ito daw po dito ay potential transformer. Bali, ayan. Dalawa po siya. Kasi isa sa 110 at isa sa 440 volts. Ayan. Bali yung 220 guys, direct lang naman po yun. Since yung supply natin dito ay 220 volts. And meron din siyang dalawang power supply. Ayan. Tawag naman po dito, power supply. So, meron din po, yung sa potential transformer po, may mga capacity din po siya. Depende po sa wattage na kailangan niya po or VA. So dito, ito naman yung power supply natin na DC volts. Bali input po niya to 20. So bali lahat po, ang input po nito lahat ay to 20 po. Ayan, bali isa lang po sila ng breaker. Ayan, ito po yun. Nalilang ko siya ng terminal dock since marami tayong itatap. So, sa power supply natin guys, may capacity din po siya. Depende din po sa kailangan nyo na load. Ayan. And nga pala guys, binigyan ko rin siya ng fuse para po kapag ka nagka-short, ka problema, overload. So, hindi po da-direct po siya sa pinaka-transformer o power supply. So, ito po, masisira mo na itong fuse bago yung, ano natin, yung power supply or transformer. Ito po yung protection natin, yung fuse. Yung fuse na ginamit ko guys, may capacity lang po siya na 10 ampere. Ibig sabihin, limited lang din yung yung pwedeng i-load sa kanya. So, paano naman guys, kapag malalaki yung i-load nyo po? Like sa 440 volts, may motor ngayon ng 440 volts. So, and yung input nyo po ay 220. So, gagawin nyo po ay gagamit po kayo ng magnetic contactor. So, ayan, flash po namin sa screen, ano yung magnetic contactor. Bali, gagamitan nyo na po siya ng ganyan. Bali, re-replace nyo po siya sa fuse para mas mataas yung maluload nyo po. Ayan, kung gusto nyo po na mas malaki yung iluload nyo. So, yung fuse, papalitan nyo po siya ng magnetic contactor, mga relay. Ayan. So, yun po, yung ganun din po sa ano natin, sa power supply. So, kung matataas yung load nyo, so, papalitan nyo siya ng magnetic contactor, yung ano niya, yung fuse. Ayan. So, bali dito guys, line 1 and line 2, tira sa connection. Since may color coding siya, di na po kayong malilito. So, sa power supply, meron din siyang tagging. Ayan, pakita ko na lang po. So, dito sa input niya, sa side, meron siyang H1, H2, H3, tsaka H4. Yung H1, ito yung line 1. Yung H2, ito yung line 2. Yung H2, tsaka H3, naka-jumper po siya. Ayan, yung kulay green. Yung po ay jumper. So, dito naman po sa kabila, sa output niya, X1, yung line 2, X4, yung line 1. Ayan. And yung X2, tsaka X3 niya, naka-jumper din. Ayan. Balitan pa natin para safe tayo.
So ganun din po 'yan guys sa kabila. Pero dito yung ginamit natin dito ay 110. Ayan. 110 po yung ginamit natin dito, yung output po niya. So dito makikita niyo rin po sa diagram niya, ayan. Input niya dito sa kabilang side 220 or 480. So yung output niya 120 or 240. So kapag sinaksak natin siya sa 220, labas niya 110. Sinaksak natin siya sa 440 volts, labas niya 220 volts. Sa kabila ganun din guys. Ayan. Bali pare sila pero since 440 volts ang ginamit natin, ayan, yung input niya 220, labas po niya 440 volts. Ayan, makita nyo rin po dyan guys sa pinaka-diagram niya. Ayan. So dito, yung line 1 po niya sa transformer, diretso po siya sa fuse. Ayan. Ito yung fuse natin. And sa load side ng fuse, papunta siya sa outlet. Ayan. Dito siya sa outlet. Okay. And yung line 2 naman po niya, sa diretso lang po siya sa outlet niya. Ayan. Ganyan din po sa kabila. Line 1, fuse. Tapos fuse sa outlet. Dito, line 2, diretso lang siya sa outlet. Ayan. Pero yung 220 natin guys, ayan. So, dito lang po siya, direct lang po siya dito sa supply natin na 220. Breaker mismo, ayan. And sa power supply naman guys, so dito po, sa ilalim niya, may tagging din po dito. So, hindi na rin po kayo malilito. Kailangan nyo rin po siyang tingnan na mabuti. Dito merong line 1, neutral. And yung symbol po nito ay ground. Pag ganitong symbol po, ground po yan. Com or common, ayan, dalawang common. Since mataas po yung capacity nito sa 10 ampere po. Kaya dalawa po yung pwedeng maload dyan na ayan, terminal. So, ito yung common niya. So, ito yung sa line 2. Ayan. Line 2, nakadirect lang siya dito sa outlet. Then, yung positive naman yan guys, positive volts, ayan. Bali yan po, yung sa positive niya, since DC siya, ito yung negative, yung common. Ayan. Yung common, yung negative, and then yung sign, positive, diretso po siya sa fuse. Ayan. Diretso sa fuse. Then, after sa fuse, punta siya kay outlet. Ayan. Sa outlet. So, ito yung 24 volts natin. Ito naman yung 12 volts. Bali, tinawa ko dito para hindi na po tayo mag-crowded doon and dito siya malapit. So same lang naman po yan guys. Naka-G-number ko lang po siya dito sa 24 volts na DC dito sa power supply. Line 1 and line 2. Ayan. Dito rin guys, meron din siyang tagging. And line neutral, AC. Bali input po niya AC. Ayan. Ibig sabihin ng AC po, kahit magkabaliktad po yan, okay lang. Pero kapag DC, kailangan di po sila pwedeng magkabaliktad. Kung saan yung negative, dun din po dapat natin ilalagay yung negative sa outlet. Bali yung negative niya, o yung common, diretso lang po siya sa outlet. And yung positive, bala sa power supply, pumunta po siya sa fuse. Ayan. Then after sa fuse, dito na po sa outlet positive. So nilagyan ko siya ng tagging para pag nagsaksak po tayo, alam natin kung saan yung positive tsaka negative. So, ayan. Ayan. So, ngayon guys, iti-tester na po natin siya. Bali, yan lang naman po. So, again, kung malalaki po yung load nyo, so, gagamit na po kayo ng magnetic contactor. Katulad po sa nabanggit ko po kanina. Ayan. So, kung may naging katanungan po kayo dito, so, comment na lang po kayo. So, tester na po natin gamit yung digital multi-tester. So, since easy muna yung test natin, so isa-select po natin yung selector range dito sa AC. Ito po, yung volts, tapos may sign po na yan. Ibig sabihin po ng wave na yan, wave sign, V, tapos wave sign. Ibig sabihin po yan, AC. Again, ito naman po yung nasa taas niya, yung may straight na line, tapos ang tawag dyan, yung dot. Ang tawag naman po dyan is direct current or yung DC niya. So, yun naman po yung sa positive tsaka negative, yung may polarity.
So dito muna tayo sa AC. So kahit magkabaliktad po, okay lang siya since AC po siya. Ayan. So on muna natin yung breaker. Ayan. Then nga pala guys, tip ko rin sa inyo, kapag hindi niyo po sigurado yung voltage ng outlet, so i-select niyo po siya sa pinakamataas na voltage dito sa tester niyo. Ayan, para hindi po masira yung tester po ninyo in case po na mataas yung voltage ng ano niyo, ng pinaka-outlet niyo. Ayan, so supply. So test muna natin yung 220. So sineselect natin siya sa 500 sa pinakamataas. Ayan. 220. Ayan guys. Bali may supply siya na 240. Ayan, 240, 41. So, medyo mataas yung ano namin dito, voltage. Ayan, bali, kung magkabaliktad yan guys, walang problema po yan. Ayan, since AC po siya. Ayan. So, sa 110 naman, test natin. Ayan, 119. So, wala talagang, ano guys, wala talaga siyang tawag doon, sakto sa voltage. Yung 220, 110. So, ayan guys, kapag ganyan, yung appliances nyo po, kailangan nyo lang 110 or 220. So, pwede po kayo gagamit naman ng AVR. So, yun naman po yung gagamitin natin para sakto lang po yung ibibigay niya doon sa appliances na isasaksak natin. Ayan. Ito naman po, 440 naman. 440 volts. Ayan, meron siyang reading na 475. Ayan, di siya nagkakalay dyan. 475. Ayan. Then, dito naman tayo sa DC. So, huwag natin kakalimutan guys, kapag DC, kailangan i-select din natin siya sa tester na sa DC din, DC voltage din, para hindi po masira yung tester natin. So, select natin siya sa pinakamataas, sa 200. Ayan. So, then, dito rin sa outlet, sa pag-test natin, so, kailangan ilagay din natin yung positive sa positive din sa outlet, at yung negative din po sa negative. So, huwag dapat natin, di sila pwedeng magkabaliktad. Ayan. Kasi masira yung tester natin. So, yung pula, ito yung positive. Ayan, always naman po yun guys. Kapag pula, ito yung positive. Yung item, ito yung common or ito yung negative. Ayan. Lagay natin sa 24 volts. Ayan guys, sakto lang po siya. Sa 24 volts lang talaga siya. Mula sa power supply. 12 volts naman. Ayan, sakto lang din po siyang 12 volts. Ayan. So, yun guys. Yun naman yung ano niya, yung connection niya. So, kung gusto niyo po ng diagram, syempre po, bibigay natin yan. I-comment na lang namin sa comment section. Ayan. So, may naging katanungan po kayo dito, so comment down below. And kung bago lang po kayo sa channel namin, so don't forget to subscribe. And hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod ng videos. And yun lamang po guys, ingat po kayo palagi.